Ayan talaga yung mga outfitan ko. Feeling ko kasi talaga dyan si Ivana Alawi ako. Charis. Ban ko ba kailangan talaga nating magsipag dahil ang tingin pa naman nila sa atin ay mayaman. Tipong ikaw, kung gusto mong yumaman ka sa paningin ng ibang tao, eh nako, ano pang inaantay mo? Magsari-sari store ka na. Sa mga baimbalak na mangutang sa akin, ay nako, wag ako. Hello guys, good morning. Ang ganap-ganap ko ngayon ay magupit-gupit nitong aking mga kape. Dahil paubos na ang mga ginupit-gupit ko nung nakaraan at kailangan na naman lagyan ng panibago dahil mamimili ako sa susunod na araw. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong tripod, syempre yung in-order ko nung nakaraan. At guys, literal talaga na sumusunod dahil si Mr. ang sinundan, hindi ako nakakaloka. Yung tipong moment pa naman ako dun sa paggugupit ko, yung pala kay Mr. nakatutok yung camera. Buti na lang si Mr. ay hindi masyadong energetic ngayong umaga dahil kung energetic yan ngayong umaga ay Diyos ko dahil talagang sasayaw yan at magjojok. Ganyan yan pag may ginagawa ako. Sumasabay at hindi niya na nga napansin na madilim yung kanyang kusina kaya ayun, hindi siya nakita. Hindi nakita yung kanyang kagwapuhan. Charis! Ito na nga ang part 2 doon sa kanina na si Mr. ang sinusundan ng aking camera. Kung napapansin nyo guys, ayan, naglilista ako. Eh, yan talaga yung una-una kong ginagawa kapag malapit na akong mamili. Para alam ko kung ano yung mga kulang na dito sa aking tindahan. At kasama na doon na magugupit-gupit ako ng mga kape para may mailagay doon sa aking lagayay. At para alam ko din kung ano yung kape na wala na sa aking stock. Kasi kung hindi mo ililista yung bibilhin mo, may posibilidad kasi na makalimutan mo. Kaya mas maganda talaga na naglilista. O, alam ko guys, kanina pa kayo nakatingin sa braso ko. Pagpasensyahan nyo na at malusog talaga yan. At kasi nga, kapag umaga, yan talaga yung mga outfitan ko. Feeling ko kasi talaga dyan si Ivana Alawi ako. Charis! Bago din kasi ako maligo guys, gusto ko yung nadudumihan muna ako. Kasi ang pangit naman guys kung maliligo kang malinis ka na, diba? Kaya kapag umaga, mga 5 a.m. to 7 a.m, ayan, medyo busy pa yan. Dahil ang mga estudyante ay nandiyan pa at saka yung mga trabahante. Tuwing alas 8 na lang talaga ako, nagiging ganito, nagiging busy din ako dito sa aking tindahan. Sa pagtitingin ng mga ista, kung ano-ano yung mga natira at saka kung ano-ano yung mga nawala na. At saka ngayong umaga guys, talagang sinapian talaga ako ng kasipagan. Ewan ko ba, kailangan talaga nating magsipag dahil ang tingin pa naman nila sa atin ay mayaman. Tipong nagnegosyo ka lang ng sari-sari store, ang tingin na ibang tao sa'yo mayaman, ganun. Kaya kung ikaw, kung gusto mong yumaman ka sa paningin ng ibang tao, eh nako, ano pang inaantay mo, magsari-sari store ka na. Ang magiging tawag agad nila sa'yo ay madam. Kaya hindi talaga ako nagkamali sa negosyong pinasukan ko. Itong negosyo lang talaga na to pala ang magpaparana sa akin ng pagiging madam. Hindi nila alam yung pera mo, pinapaikot mo lang talaga dito sa tindahan. Kasi yung benta mo kahapon, yun yung papamili mo naman ngayon. Kaya dyan, sa mga baimbalak na mangutang sa akin, ay naku, wag ako. Kasi nagkakapera lang talaga ako kapag nabenta ko na lahat yan. Pero minsan naman, pag nagkakapera na ako, andyan na naman yung mga ahente ko. Naku. Kaya ang ending, ayun, nawala na naman ako ng pera kapag may ahenteng darating. Ay, Diyos ko, dahil wala talaga tayong magawa. Kailangan talaga nating magsipag sa araw-araw. Dahil una sa lahat, payaman nga ang tingin nila sa atin. Kailangan na nating panindigan yon, ganun. At syempre, kailangan ko rin tumulong sa aking mister. Kasi nga naman, hindi naman lahat ng panahon, lahat ng oras, si mister ay malakas. Kaya tayong mga misis, hindi lang dapat tayo ilaw ng tahanan. Karamay dapat tayo ni mister, ganun. Kasi ang pangit naman kung maghapon ka rin na kahilata dyan, eh wala namang sweldo dyan. Kaya mas maganda na rin na tayong mga kababaihan, eh meron tayong negosyo. O diba, ang dami ko nang sinabi, maglilista lang naman ako. At meron lang akong napansin ngayon guys dito sa aking mga neighbors. Yung swak at saka yung sting, ayun yung mabenta ngayon dito sa akin. Kasi nga daw pinaghahalo nila at talagang masarap. At minsan naman yung Milo at saka yung swak yung pinagsasama nila. Ay nako, hindi ko na talaga alam dito sa aking mga kapitbahay kung ano na yung mga trip. Pero mas okay yun kasi talagang nauubos yung stock ko ng swak at saka Milo. At sasabihin ko na rin sa inyo guys kung ano yung kaping hindi masyadong mabenta dito. Yung kopi ko black. Ayan talaga yung talagang kulelat dito sa aking tindahan. Pero yung creamy latte at saka yung creamy white, yan naman talaga yung nangunguna. Bali, sumusunod na lang si Swak at saka si Milo dun sa dalawa. O ayan, na-share ko sa inyo yung kaping mabenta dito sa akin at saka yung hindi. Kayo ba dyan guys, sa tindahan nyo, ano yung kaping mabenta at saka hindi? Share nyo naman guys sa comment section.
Bikini men. O siya guys, baka naman itatanong nyo kung nag-almusal na ba kami ni Mr. Siyempre hindi pa kasi gusto ko kapag nag-almusal. Tatapos ko muna yung aking nililista. O siya guys, mahaba na to. Hanggang dito na lang. Bye-bye.